everyone! Welcome back to my channel. This is Prof. J. At ang channel natin ay Dr. Jobert Vlogs. And today ay meron tayong bagong episode, bagong segment tungkol sa isang... Bagong segment natin mga kaibigan ay Prof. J. Challenge. Ano po ba itong Prof. J. Challenge mga kaibigan? I have here bunch of questions na nahanap ng aking mga researchers in the internet kung saan most of the questions, if not all, are double meaning. But I will try my best to answer them the wholesome way, the Prof. J. way. Hindi naman tayo. Ang ginawa tayo, di ba? At hindi tayo bastos. Char. So, susubukan nating sagutin ito ng maayos at sa abot ng ating makakaya. To start our segment mga kaibigan, let's pick the first question. So, kinakabahan ako dito mga kaibigan. Nako, ano ang tawag mo sa kapatid ng tatay mo pero hindi mo tito? Ano mga tita? O bina naman ko. O hira, mga kaibigan. Tama. O tama daw mga kaibigan. What a freaking good start. Second question. Ano ang pinaka-curious na letra? Why? Why? Di ba? Pero sa geometry, it's X. But I don't want to talk about X's. Third question. Anong tawag sa anak ng taong grasa? Pusi! Anong tawag sa anak ng taong grasa? Malamang taong grasa din. Tama. Ay, mali. Para sa akin, pusi. Anong tawag sa anak ng taong grasa? Baluga! Mga 5 attempts, tapos you'll give the correct answer. Ano, taong grasa rin? Pusi. Baluga. Salbatan, ano pa man? Negro! Basurero! Ano sagot? Ha? Bibiyoy daw! Bits? Bakit bibiyoy? Fourth question. Paano makakabuo kung hindi ako papatong sa'yo? Paano makakabuo kung hindi ako papatong sa'yo? Hindi pa tagilid! Malas mo, Diyos ko naman, kung bihira naman, wholesome tayo dito sa Dr. Jobert Vlog. Paano makakabuo kung hindi? Patagilid! Tama? Ano ba bubuoin? Bubuo ng tinapay, malamang nakatayo. Kasi syempre, magmamasa kayo ng tinapay. Kung mag-aayos ng kawad ng auto, malamang nakatihaya, nakahiga. Kung mag-aano ng magtatanim ng palay, malamang nakatuhan. There are a lot of ways para makagawa ng isang bagay. Ano bang sangkot? Paano makakabuo kung hindi ako patong sa'yo? Hollow blocks daw. Okay, gets ko. Ganun pala yun. Di pala pwedeng tamang, di pala pwedeng ilihis ang sagot. Meron palang exact answer po dito mga kaibigan. Fifth, anong key ang nakakabukas ng saging? Wala namang kandado ang saging. Kandado ang saging? Wala namang kandado ang saging. Nagiinit ang ulo ko dito mga kaibigan. Anong key ang nakakabukas ng saging? Kamay! Key! Kamay! Kamay baga key! K-A-M-A-Y! Kamay! Di ba saging? Anong key? Do! Re! Mi! Hindi yung key na yun? Ano? Monkey daw mga kaibigan. Ang sakit ng sagot ng pungal. Monkey ang sagot. Anong key? Oh, sorry. Ay ka na. Next question. Anong room ang walang dingding at pinto? Last room. Stock room. Dark room. Anong room ang walang dingding at pinto? Comfort room. Hard room. Hard room. Walis dingding. Soap room. Walis tambo. Anong room ang walang dingding at pinto? Room ba yun? Mushroom daw. Mushroom daw. Ang logic pala ito, hindi pala ito kailangan ng matalino. Isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Ang hirap. Dami. Bakit mas matalino ang lalaki kaysa sa babae? Totoo ba? Kasi, ang mga lalaki ang unang nilikha ng Diyos. Pag Diyos na usapan, wala, natalo, panalo na. Sapagkat ang mga babae ay hinugot lamang sa tadyang ng mga lalaki. Bakit mas matalino ang lalaki kaysa babae? Kasi first, to be created ang man. Bakit mas matalino ang lalaki kaysa babae? Kasi mahilig pumatong. Hindi, ang sagot. Dalawa daw ang ulo. Ayun, isang ulo. Wala namang utak yun. Pambira. Sorry, girl. Anong hayop ang paa ay nasa ulo? Ah, alam ko naman to. It's cool to. Pero wala ko meron. May kilala ko meron yun. Hindi ko nababagay. Maikli o mahaba, hindi ginagamit ng Santo Papa, binibigay ng lalaki sa asawa. Apilyedo. Ano ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at tanghali? Kape. Kasi iniinom yun. Ano ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at sa tanghali? Bibingka, kasi panghapon yun. Saging, kasi panggabi. Ano ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at tanghali?
Hapunan! Ang hirap naman! Nag-isipan ko nga pala, hapunan, mabihira. Kasi almusal sa umaga, parang halian sa tanghali. Hapunan! Pwede ka maghapunan sa umaga, si Raul. Bakit malakas umutot ang lalaki kaysa sa babae? Kasi may microphone. Kasi may malapit po sa microphone. Uy, bastos daw. Mga kaibigan, pasintabi po. Sinasakayan ko lang po kasi syempre Sunday po ngayon. Yung pagod na tayo sa lecture, kaya magkasiyahan muna tayo sa pamamagitan ng mga tanong na to. Mahaba at matigas ng isubo ay kumatas. Ice candy! Kala nyo ha? Yes, di tayo bastos. This is wholesome. Ano ang nagiging puti pag nadudumihan? Hmm? Nadudumihan? Naging puti? Magic? Ano ang nagiging puti pag nadudumihan? Ipin! Dabib! Papel! Nyog! Blackboard! Dahil lang kayo may patlo siya. Blackboard. Nagiging puti pag nadudumihan yung blackboard. Malaki at maumbok, hinihimas bago pumasok. Yuck! Malaki at maumbok, hinihimas bago pumasok. Malaki at maumbok, hinihimas. Sinulid! Parang hawig ito sa sinulid. Maumbok? Eh, hindi siya maumbok. Malaki at maumbok, hinihimas bago pumasok. Ulo! Siret! Doorknob daw! Malaki ang doorknob! Wala makami doorknob! Parat sana. Bakit may echo kung umutot ang babae? Kasi malapit sa kuweba! These girls just having fun here. Mabuhok, matigas, labas-pasok sa madilim na butas. Maga. Mabuhok, matigas, labas-pasok sa madilim na butas. Yung literal ng bastos ang isasagot dito? Bawal. Mabuhok, matigas, labas-pasok sa madilim na butas. So yan, yung balon. Balon. Di ba? Mais. Yan? Kimbo. Siret. Kanina pa yung toothbrush na yan. Mabuhok man ang toothbrush. Ay yung mga strand ng ano. Ganon. Ang duloy mapula, puti ang ibinubo. Yossi. Nag-make face po yung researcher ko. Yossi po ang sagot nun. Ewan ko kung bakit. Yossi, yossi kanili. Matigas nung pumasok, malambot nung lumabas. Tubol. Wala talaga akong kaalam-alam sa mga green at saka sa mga double meaning, mga kaibigan. Nakita nyo naman lahat ng mga nasagot ko, yung mga magaganda, yung mga wholesome. Pagdating sa mga ganito, blanco po ako, mga kaibigan. I don't know what to answer and how to answer this freaking question. Matigas nung pumasok, malambot nung lumabas. Kanin? Kanin? Bigas baga nang niluto. After nung kukunin mo na, malambot na kanin. See? I only know wholesome answers. I don't know what the answer of this freaking question. Matigas nung pumasok, malambot nung lumabas. O, sirit na ako. Bubblegum daw. Okay. There you go, mga kaibigan. Tapos na po tayo ng ating pinakabagong segment dito sa ating channel, yung Prof. J. Challenge. Nakita nyo naman kung gano'ng kahol sa mga inyong butihing profesor. Subukan natin sa mga susunod na mga episodes kung paano o kung gaano pa tayo makasasagot ng mga ganong uri ng question. So yan muna po sa ngayon. Marami pong salamat. Kalilimutan, kung nagustuhan nyo po ang video na to, ay mag-iwan kayo ng thumbs up or mag-like, mag-comment, mag-share, at higit sa lahat yung pinakamahalaga ay mag-subscribe. Maraming salamat! Paalam!